Morning, madam. Ito po yung sa DeltaMath, deltamath.com. And then if so for sure you know the ano po your account. Makikita niyo po yung account number niyo. I mean, yung teacher ID sa mismong email na ginamit niyo dito nung nag-sign in tayo. Yun po yung i-share niyo sa mga bata para they can join DeltaMath. Now, if you want to create your own assignment, so create and edit. Ako po kasi nagka-copy po ako ng assignment coming from different DeltaMath users. Ito po, si Miss Beam, si Miss Jenna, si Mr. Williams. Shinare po nila. So, as much as I want to browse their assignment, kukuha lang po ako dito and I will just click select, for example, quadratic system. And then, mapupunta po sa skills. Skills, pwede ko siyang i-check if ano yung content mismo nung assignment na ipopost ko. So, kung hindi po ako satisfied dyan, but for example, satisfied naman ako, okay lang yon. So, I will just change this and like for example, I want them to do 10. Tapos, no penalty, meaning kung nagkamali po ba sila ng isang beses, you want them to have 0.25 off or 0.75 off or 1 point off. So, ako po laging no penalty. Then, kung gusto nyo po, give examples, nasa sa inyo na po ito. So, may 2 attempts sila na pwedeng gawin para wala silang penalty. And then, you may have a mixed problem po. Ibig sabihin, you can add another assignment aside from solve quadratic or linear system. So, maghahanap uli ako kung gusto ko lang. Pero ayoko na po. Gusto ko yan lang. So, overview po. Ito yung title na gusto nyo dun sa mismong assignment na ipopost. Select meaning you are posting this in 3 of your classes. So, ito pong classes ay mabubuo when your kids will enter your teacher ID. Then, due dates po. For example, my due date for this certain assignment will just be on the 27th. Yes, thank you. And then, they will get 100 hanggang Friday po. And then, add late. So, for example, after po ng Friday and they will do it also, 90% na lang po yung makukuha nilang grade. And then, hanggang kailan po yung 90%? For example, gusto ko silang gawin hanggang April 30, ganyan. So, or add another late after April 30, ano na lang yung score nila, 70 na lang or 80, bahala na po kayo dyan. Then another date, so, pwedeng hanggang June na yan, kung matapos nila yan, hanggang June 25 o June 30, and so on. Tapos, yun na po, after niyan, kung satisfied na po kayo sa skills, at ulitin ko po, ayaw nyo nang mag-add uli, kasi pwede naman kayong mag-add pa ng assignment, add to mix, yung ganyan, tapos idadirect niya kayo dun sa iba pang assignment. And then, ipopost nyo na po ito, create assignment. Pag kinlik ko po kasi ito, mapopost ito sa Google Classroom ko. I mean, dyan sa kanila, at ma-i-inform yung kids na kailangan nilang gawin. Nakagawa na po ako kanina, kagabi nito. So, ayun po, madam. Kung ano pa pong question nyo with regards sa DeltaMath, i-message na lang po ako. Ito po, madam, kung gusto nyo po dito manggaling yung mga ano nyo, yung mga questions nyo, dito rin naman po nanggaling yung mga questions sa mga co-teachers ko. Nga lang, kaya kinokopya ko na lang yun sa kanila kasi nga na-screen na nila yung mga questions kesa sa ako pa yung gagawa at ako pa yung titingin isa-isa. Eh, ang dami-dami po nito. Ayan. Ayan na po siya. Hopefully, nakatulong po, madam. Thank you. Bye-bye. Ingat po kayo.